So yun guys, nandito tayo ngayon sa may Sampaloc Lake, San Pablo, Laguna. At ngayon ay hahanap tayo ng street vendor dito na tutulungan natin using my talent. Ang plano ay maghahanap tayo ng street vendor at tutulungan natin sa pamamagitan ng aking talent. Sa aming pag-ikot ay nakita na agad namin si ate na nagtitinda ng cotton candy at tinanong namin siya kung pwede namin siyang tulungan at pumayag naman siya. Kaya nagsulat na agad ako sa dala naming karton ng Pripitek if you buy cotton candy. So ayan guys, nagsulat tayo ngayon ng Pripitek if you buy cotton candy. And yun ngayon, tutulungan natin isang street vendor na nagtitinda dito ng cotton candy. Yung goal natin is mapaubos yun. So yun, simulan na natin ito. Pagkatapos ko magsulat ay binalikan ko na ulit sa ate at pinaliwanag ko sa kanya yung goal namin para mabilis maubos yung paninda niya at siya naman ay tuwang-tuwa. Habang kami naghahanap ng mga gustong magpa-picture ay may tumawag sa aming mga bikers at akala nila ay libre. Pero nung nalaman nila kailangan bumili ng cotton candy, sila ay hindi nagpa-picture. At tinignan lang nila yung papel na dala namin. Pagkatapos kong kausapin sila ate, sila naman ay pumayag na bumili ng cotton candy. After nilang pumili at bumili ng cotton candy, sila naman ay pinicturan ko na. Sa puntong ito ay akala ko walang tatanggi sa amin pero mayroon pala dahil nakabili na daw sila ng cotton candy. Kaya naghanap na lang kami ng ibang mga tao na gustong bumili ng cotton candy at pumayag naman sila pagkatapos ko silang tanungin. Ang kaso nga lang ay may nag-interview sa amin bigla, ngayon ay ang Katripi TV. Okay kuya, ito ang question nyo. Magbigay ng sikat na Willy. Willy Rebillame. Ayun, Willy Rebillame. Correct ba yun? Ganun lang ang ating mga question, sir. At dahil dyan, automatic 100 pesos. Correct, correct, correct. Salamat, maraming salamat. Pagkatapos namin manalo ng 100, kami ay bumalik na ulit sa paghahanap ng mga gustong bumili ng cotton candy. Pagkatapos ko silang kausapin, ay pumayag naman sila at bumili sila ng cotton candy. After nilang mag-usap, ay bumili naman silang dalawa ng cotton candy kay ate. At pumayag na picturean ko sila. Sa puntong ito ay sunod-sunod ang mga pumapayag na bumili ng cotton candy, kapalit ang pre-picture. At the moment ay maraming mga lumalapit sa amin at gusto magpa-picture kaya sinasabi muna namin sa kanila na kailangan nilang bumili ng cotton candy para sila ay magkaroon ng pre-picture. At this point ay nag-usap-usap sila at nagdesisyon kung magpapapicture ba sila. After nilang magdesisyon ay pumayag naman sila at bumili sila ng cotton candy. Kahit gabi na at medyo pagod na ako ay nagpatuloy pa din kami na mag-alok ng mga gustong magpapicture. Dahil kailangan naming mapaubos ang tinda ni ate na cotton candy para sila ay makauwi na. Pagkatapos bumili ng mga gustong magpa-picture sa amin ay pinicture ako na sila. At sa puntong ito ay sunod-sunod ang mga inaalok namin na gustong magpa-picture at sila naman lahat ay pumapayag at sila ay bumibili ng cotton candy kay ate.
pagkatapos bumili ni ate ng cotton candy, eh pinicturan ko na ang anak niya. So ayun guys, nandito pa rin kami at medyo madami pa yung mountain rental, no? Ayun nga pala yung kasama natin. Hello. Ito yung channel mo, tol. Paano kayo sa page? Oh my god, pangalipan. Ayan. Yun yung kasama natin ngayon. And yun, malapit na mubos yung cotton candy. So ayun, salamat po dun sa mga nagpa-picture sa amin. Sa mga bumili ng cotton candy. Dahil medyo maunti na ang paninda ni ate na cotton candy, kami ay nagpatuloy pa rin na mag-alok sa mga estudyante na nakikita namin na dumadaan. After kong ipaliwanag sa kanila yung ginagawa naming content, ay sila naman ipumayag at para makatulong na din kay ate. After namin magpicture ay may mga lumalapit sa amin at gustong magpapicture din. Kaya sinabi muna namin sa kanila na kailangan nilang bumili ng cotton candy para magkaroon sila ng pre-picture. Kailangan nilang bumili. Sin lang naman. May mga tumatawag din sa aming estudyante at pinapaliwanag ko sa kanila na kailangan muna nilang bumili ng cotton candy. At sila namang lahat ay pumapayag at halos lahat sila ay hindi tumatanggi sa point na to. Kung makikita nyo ay nasa 6 na lang cotton candy na tinda ni ate. Dito pa yan. Sa babae. At this moment ay may nag-request sa amin ng mga lalaki na kung pwede daw makapartner yung babae na pinicturan ko. Kaya tinanong ko si ate at kinausap ko siya kung gusto niya at kung payag siya. Pumayag naman yung babae na makapartner yung lalaki kaya bumalik na agad ako sa kanila. Sige po yung 10 years na sa akin. Oh shit! Wala ka nagpapahal dyan. So yun guys, pumayag. Sa puntong ito ay pinaglapit ko na nga sila sa isa't isa. Tanggal yung mask. Tagal yung mask. Okay lang. Okay, isa na lang. Awak pun dia. Awak apa? Pasal. Pasal ini yang. Maawit-awit, natutulala sa nagkakaagit-agit mo. Tinatangi, napapangiti mo ang aking puso. Kilio, hindi mapigil ang puso. Pagkatapos ng kilig at sigawan ng mga tao, kami na ulit ay naghanap ng mga taong gustong bumili ng cotton candy dahil malapit nang maubos ang tinda ni ate. Dahil paubos na ang tindang cotton candy nila ate, naghanap pa kami ng mga tao na gustong bumili. At dito sa point na to ay pumayag naman sila. Kaya ang panindang cotton candy ni ate ay naubos na. At this point ay last picture na dahil ubos na ang panindang cotton candy ni ate. So ayun guys, ayun, ubos na yung nila, yung paninda. Ayun. Salamat sa mga bumili. Ayun guys. Ubus na yung guys, yung cotton candy nila. At yun, salamat po sa mga bumili. Sa lahat guys ng nagpa-picture sa amin. Yun guys, maraming salamat.
Ano po masasabi niyo sa mga pag-alit? Yan guys, salamat sa mga pag-alit. Salamat guys. Napakasarap sa piling na magagamit mo yung talento mo na makatulong sa ibang tao. At sa puntong ito nga, ipauwi na sila ate dahil lubos na ang kanilang paninda. Kaya maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga taong bumili.